Kung maikonsidera man ni Manny Pacquiao ang posibilidad na laban kay Gennady Golovkin or Triple G, sinabi ni Freddie Rhodes na wala siyang balak na sagupain si Golovkin sa 160 pounds. Would you put him at 160? No. I would not. I was gonna say. I would not advise him to go 160, no. Ilan sa mga naging laban ng legendary Pinoy boxer na si Manny Pacquiao ay nagkaroon ng pinagkasunduang catchweight. Ang laban kay Miguel Cotto, pumayag ang kampo ng noong WBO welterweight champion na si Miguel Cotto na labanan si Pacquiao sa catchweight na 145 pounds. Bagamat gusto pang humirit ng kampo ni Pacquiao ng ilang pounds pababa, pero sinabi ni Cotto na wala siyang balak ipagwalang bahala ang kanyang kalusugan. Kilala man sa tapang at husay bilang boksingero, pero nahirapan si Cotto at hindi kinaya ang mga parusang inabot niya kay Pacquiao sa araw ng laban. Matapos mabigo si Cotto, nagkaroon ng pag-uusap para sa isang rematch, pero tinanggihan na ito ni Cotto dahil lumalaban na siya noon sa 154 pounds at gusto ng kampo ni Pacquiao na bumaba siya sa 150 pounds na catchweight para makasa ang laban. Umayaw na si Cotto at sinabing hindi na niya kailangan ang laban pa kay Pacquiao. Isa pang laban ni Pacquiao na may catchweight ay ang laban niya kay Antonio Margarito. Bagamat ang laban ay sanction sa junior middleweight or 154 pounds, pero nag-agree ang kampo ni Margarito na kasahan si Pacquiao sa catchweight na 150 pounds. Hindi man naging madali, pero naging one-sided ang laban pabor kay Pacquiao at dinurog ang Tijuana Tornado na si Margarito via unanimous decision. Kung makasamang kay Golovkin ang laban na isang natural middleweight boxer at kay Coach Freddie Rhodes na nanggaling na wala siyang balak na isabak si Pacquiao sa 160 pounds, matuloy man ito, siguradong magkakaroon ng catchweight. Ang tanong, papayag kaya si Golovkin? Dahil nga sa nauubusan ng malaking laban noon si Gennady Golovkin, ang mananalo sa labang Cotto versus Canelo Alvarez ang nakatakdang makakasagupa ni Golovkin. Pero hindi pa man nakakasa ang laban, lumutang na ang posibleng catchweight. Pero hindi pumayag sa idea ng catchweight si Golovkin at wala siyang balak na harapin si Cotto or Canelo Alvarez kung may catchweight. Sinabi ni Golovkin na siya ang middleweight champion at comfortable siya sa timbang na 160 pounds. Kinalaunan, kinasahan siya ni Canelo Alvarez sa 160, na bagamat naging controversial ang laban sa Canelo versus Golovkin 1, nagtapos sa split draw at sa rematch, nakuha ni Canelo ang majority decision. Gusto pa ni Golovkin ng pangatlong laban para magkaalaman na, pero umiiwas ang Mexican boxing superstar na si Canelo Alvarez at sinabing wala ng dahilan pa para mag-rap sila sa pangatlong pagkakataon. Kaya kung magkakaroon man ng pag-uusap para makasa ang laban Pacquiao versus Golovkin, tsak na malayo pa ang lalakbayin para magkaroon ng isang konkretong kasunduan. Sa bagay, si Golovkin naghahanap ng isang malaking laban para sa mas malaking kita, at si Pacquiao, kung magiging 9 division world champion sa pagtalo kay Golovkin, isang kasaysayan na mahirap na mapantayan ng mga susunod na boksingero. At sa mundo ng boxing, kadalasan pag pumasok na ang nakinang kikitain, lahat pwede ng pag-usapan. Kung baga, konting diferensya larga na, yan ang kadalasang nangyayari. Mga boxing fans, ano sa palagay nyo? Please comment below. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan at niya sa Pinas, mga boxing fans at mga tulad kong OFW sa mampanig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike, at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Rodriguez Obero, Bimbintur Jamin, Kitty Sikit, Paul Robidiso, Jose Sinon, Jojo Rios, Brotherhood Channel, Joselito Eden, Michael Cario ng Digo City, at kay Mr. Jenmer Jan Sumawan ng Pampanga. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. Thank you.